Hello mga kabuddies, welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, i-update ko lang kayo kung kamusta na yung mga baboy ko. Este mga anak pala ni Kali. Ayun na sila mga kabuddies, ang lalaki na. Grabe. Bali today mga kabuddies is 1 month old na po yung mga anak ni Baby Kali. Grabe ang bis talaga ng panahon, hindi ko rin ma-imagine. 1 month na pala yung nakakalipas nung nagpupuyat ako. And then ngayon is pang second na deworm na po nila. Tara, samahan nyo ako. Dadalhin po natin sila sa vet. And ipapaasikaso ko na rin po yung PCCI nila. Medyo na-late ko rin po kasi ipaasikaso yung PCCI nila kasi medyo na-short na rin po sa budget. So, inabot na rin po ng 1 month. So anyway, tara, samahan nyo po kami. Bago nga pala kami umalis mga kabuddies, ayan, kung mapapansin nyo, i-dede ko ng solo yung female. Paano ba naman kasi, nadadagan na siya ng mga male na kapatid niya kasi malaki na. Ang lalaki, oh. Hindi siya makadede ng solo. Eto, kaya na nila eh, kahit di ko na-guide eh. Siya, look. Ang liit. So, ayan, ready ko na rin po yung cage na lalagyan nila. Hindi ko na lang po sila ilalagay para mapaarawan ko rin sila. Iyakin ka. Alis tayo. Punta tayo vet. Isus, isus. Ngat-ngat. Aray ko po. Pak. Aling, sis mo naman. Diba? Ang grabe yung panit. Next. Taba, oh. Taba. Baboy po. Masarap da. Two thousand years later. Ito ay matikulay, no? Ba yung sulatan niyo po? Ito mam, papirma ako dito mam. Wait naman yan, asal po. Ay sorry. Signature lang, walang ano. Ah, signature lang po yan. Ang may pangalan na yung final ko. Gusto kong pagkuha ng logo. Pwede po sa ano, repair kita mam. Repair mo nga ako, mapagkuha ng logo. Magkano kaya yung ganun? So yung tire pulling sana. Hindi, ang style po nun. Logo yun, tapos sasabihin mo lang po dun sa gagawa na papatarpulin mo siya. Kasi Tie-dye lang sa PCCI. Bali sa mga gusto mo magpa-start kay Jeia po, lalagay ko. Hindi naman ako kontakin po. Ano? Sinasabihin po natin. PCCI. Nahirapan po sila. Yun, stud, breed, mostly pug, at saka liver line mostly, Bali sa'yo. Choco liver po. Choco liver line, yan. Lahat yung magsisyan. Champion, ay, nang sa ano, ng US. Oo. Sa mga gustong magpa-stud. And mga bayo, nagbabenta ka rin, di ba? Nagbabenta ni si Jairus. Talagay ko rin yung Facebook page niya. Pwede siyang kontakin. Sa PCCI, try daw pag-usapan. Depende sa presyo. Ay, bumasok. Hello mga kabuddy. So, pupunta na kami. Hindi naman ang kaitsurahan namin. Medyo maingay na sa tricycle kasi ako. Yan, kasi wala naman akong kotse. So talaga magka-tricycle kami. Hoping soon sana, pagka ano, hindi na kami mahirapan, makabili ng kotse. Kasi syempre nai-stress din sila kapag sa tricycle din sasakay. And no choice naman. Kaya talaga ang pinagugutihan ko mag-vlog para sana balang araw makabili kami ng kotse. Tapos na sila sasakay. Yan. Update ko kayo
pa nga doon na kami. Hindi ako masyadong makakapag-video doon mga kabadis ako kasi bawal mag-video sa loob. So, kukuha lang ako ng mga short clips. Iyak sila. Oh, giniginaw. Giniginaw kayo. Mahihin na yung isa. Oo, maharot yan. Taylor yan si Red. Oo. Huwag ganun tagal si Red. Ay, yung babae po, tanda. Yan po, hindi narugdagan ng kilo niya. Yung isa. Green. Tapos yung female po, Akisha nyo na lang po yung pangalan. Grabe, hindi. Tukoy lang ito po yun. Ano po? Akisha. Ano po? A-K-I-S-Y-A. Look, dok, tingnan nyo. Okay lang ba yan? Dok, kinakabahan ako, pero kumikilos naman siya. Maliksi siya sa... Basta yun yung importante. Five minutes later. So yun mga kabadis, finally nakauwi na rin kami. Ayan sila. Mga napagod. And observe, bawal muna lumabas. Siyempre, bagong ano lang sila. Deworm. Puro observe lang gagawin ko ngayon sa loob ng 24 hours. Pag may reaction daw, pag bagong derm kasi, dapat yan. Walang lalabas sa kanilang bulate. Pero pag may lumabas, ibabalik ko daw. So anyway, bali ito nga pala, may mga binili rin kami. Yan. Bali, pwede na kasi silang kumain kasi 1 month na sila. So, puppy, alpo, yan. Dalawa na pala yung binili ko. And then, dahil nga maliit yung female, ayan siya, sobrang liit niya. Kailangan kong i-boost yung immune system niya. So, ayan. Bumili na rin ako ng Royal Canin Starter. Napakaganda nito gamitin. Especially pag mga ganyang scenario, yung may maliit kang aso, and parang feeling mo mahina siya, yan. Actually, bibili din dapat ako ng Nutrigel. Kaso wala eh. Wala sa pet house ngayon. And ito. Control. Odor control. Pet shampoo. Okay din to. Yan. Pahinga sila. Lalagay ko na lang sila ulit sa cage. Kakalinis lang naman yan. And okay na. Nagulat si Doggy. Hmm. Hindi nga ito siya yung papa. Doggy. O kasi hindi nga naman nilalapitan ng anak niya. Doggy. Yan. Pero itong mga anak ni Kali, nilalapitan niya. Ikaw? Ano meron, Doggy? Oh, ang gulo na naman, oh. Ay, sus! Ay, sus, ang gulo talaga. Nag-vlog ako, be! Oh, lagay mo na ito doon. Basta lagay mo na ito doon, ano? Kamusta ka? Kamusta? Tuloy na amoy niya, oh. Ito yung pinakamaliit, guys. Oh. Di ba liit niya? Naging isang females na liit-liit. And mga kabadi, sakto. 1 month na sila, so pwede na silang kumain, di ba? Ito, nag-avail ako. Bowl nila. Ewan ko ba't nag-open ng ganito. Bali, nabili ko pala ito, mga kabadis, ng 403. If gusto niyo po mag-avail nito, lalagay ko na lang po dito. Ang ganito itsura niya. Then, syempre, lilinisan ko muna. Balikan ko kayo. At syempre, bago ko ilabas yung mga puppies, kasi papakainin ko na sila, syempre, kailangan muna natin linisan yung place. Paglalapagan ko sa kanila. Syempre, gumamit po ako ng Happy Light Pet Home Cleansers. Mga gusto mo mag-avail nito, ilalagay ko po dito. Kasi napakadali lang maglinis. And gaya nyo, no? Dumi-dumi. Kailangan harot ng mga aso ko. Ayan. Super dali lang linisin. Kasi hindi sapat ang punas-punas lang. Maganda yung mga may gantong product na gumagamit tayo. 2 hours later.
So, ayun mga kabadis, ready na. Ito yung alpha na dog food, oh, puppy dog food nila. Ito kasi nirecommend sa akin ng mga breeder eh, yung pinanggalingan ni Kali. Kasi ang ginagamit doon lang is alpha, and okay na okay, para maboost din yung immune system ng mga puppy. Pet wipes if ever madumihan sila. Etong separate bowl na to, para dun sa kay Acacia, sa female, kasi ang liit niya. So, yung papakain ko sa kanya is starter na royal canin. Puppy love milk. Ayan, ready na rin. Etong bowl na malaki, oh. Ang ganda, oh. Para sa mga male. Siyempre, water. Nahaluan ko. So, tara, samahan niyo ako habang natutulog sila. Sa totoo lang mga kabadis, nahihirapan pa ako tansyay nung food ng pug kasi iba sa Shih Tzu. Kasi sa Shih Tzu talagang gamay na gamay ko na. And first time ko lang kasi nagkaroon ng puppy na pug. So talagang very, alam niyo, matanong ako. Siyempre iba yan eh. Hindi porket may alam na ako sa pag-breed ng aso, sa pagpapakain. Nakadepende pa rin po yan sa breed ng aso at saka sa size niya po. So ayun, kaya puro tanong ako. So anyway, tara po, samahan niyo na ako. So yan mga kabadis, bali ang papakain ko sa kanila dahil apat sila. Lima sila bali, diba? Kaso si teammate is royal canin po yung papakain ko sa kanya kasi kailangan ng immune system niya. Para tumabata ba siya, kailangan kong i-boost. So dahil okay naman nung apat na male, ang papakain ko sa kanila is half cup lang. Hati-hati na po sila dito ang apat. Yan, ganyan lang po karami. Kasi masama rin po yung sobra-sobra po. Baka mamaya mabigas sila, lalo na kung first time pa lang po silang kakain. And then, lalagyan ko rin po ng puppy love milk. Dahil apat sila, apat na scoop na lang din po yung ilalagay ko. Bala mayayari mga kabadis, hindi ko na masyadong papadidiin sila kay Kali. Siguro po minsan-minsan na lang, habang kumakain na kasi sila, pabawas na ng pabawas yung pagdede nila sa mama nila. Nakaawan na kasi si Kali at nagingipin na rin sila. Ayoko gumamit ng hot water. Normal temperature lang. Kasi sabi sa akin, kapag maito yung ginagamit mo, nababawasan doon yung nutrients ng dog food. Daw, sabi. So, makikinig na lang ako. Then mix. Ganyan lang siya karami, oh. Kaya kita ba? Papalambutin ko pa to. Inabang natin kung natin itong lumambot after 10 minutes. I-prepare ko naman yung pagkain ni Acacia. Ito naman kay Acacia. Konting-konting amount lang talaga ang ibibigay ko kay Acacia, sabi sa akin ng vet. Kasi sobrang liit niya. Nahirap na. Grabe yung tigas. Pa-open ako. Tapos kailangan na rin nila mag-water. Tapos lagyan ko na rin daw ng dextrose powder. And mga kabagi, siguro papakaramdaman ko muna siya. Kasi nga, syempre, sobrang liit niya. So hindi ko dadamihan agad. Baka ganito lang, isang scoop lang talagang bibigay ko sa kanya. Ganyan. Try lang naman. Sana kumain siya. Ayoko munang haluan ng kahit ano. Kasi gusto ko pure na starter pack ng Royal Canin. Ipapakain ko sa kanya. And mga kabadis, in-advise din ako ng vet na dahil nga liit nga ni isa, lalo na yung female ko, lagyan ko lagi yung water niya na Mondex Dextrose. And then, nung mga male naman na apat, kahit every other day or twice a week lang. Ganyan. Para mabus ka agad yung immune system niya kasi sobrang diit niya, diba? Mga kabadis, kung meron kayong blender para mas mabilis tong, alam niyo yun, madurog, okay lang din gamitan ng ganun. Aso kasi yung blender namin ngayon, nawawala, hindi ko makita, may gumamit. Ginamit yata sa pagkain ng tao. Anyway, okay naman. As long as nalilinisan ng maayos yun. So, ayun. Ang tagal tuloy. Nag-antay tuloy ko ng 10 minutes. Pag ginamitan mo ng blender, saglit lang yan. Durug agad. Pwede mo na sila kagad pakainin. Unahin po natin si Red. Ang pinakapasaway sa lahat. Ayun. Ano mararamdaman mo? Anong gagawa mo? Ano? Oh. Naku, parang ayaw po kumain. Ay! Ang sirap-sirap naman yan! So, yan mga kabadis, sobrang takaw na nila. Kung mapapansin nyo, si Pimay, lumaliit, ginaguide ko. Kasi hindi niya abot yung small bowl. Ayun, ubos niya. So, hoping makarecover na siya at tumaba siya. Pero tingnan nyo naman yung apat. Pakita mo yung apat. Diba? Ha, ang dumi niyan. Katakot-takot na linis na naman isa-isa. Katakaw.
Grabe, yung dudungay sila, tingnan nyo. Oing. Grabe. Hey, sure ito. Grabe, gugulo. By the way, mga kabadis, ang ginagamit ko palang wipes is pet wipes. Ito po. By the way, mga kabadis, kung mapapansin nyo, baka natatakay sa mga video hanina, lima lang sila. Yes po, tama po kayo. And nakita nyo rin naman po sa caption, sa title po ng video nito. Namatay na po yung pinakamaliit. Actually, inabot niyo po siya ng 2 weeks. Ewan ko, hindi talaga nadagdagan ng timbang niya. Hindi ko nga siya na first deworming kasi natatakot ako. And then, nung hingi naman ako ng advice sa vet, ang sabi, normal lang daw talaga yun. Yun daw talagang maliit. And palakasin ko lang daw po yung resistensya, o ko lang daw pong pabayaan, ihiwalay ko na po sa mga kapatid niya. Actually, ginawa ko po yun, lahat po ng advice sa akin, ginawa ko. Kaso, talagang hindi niya po kinaya. Actually, pinadede ko pa nga siya ng 5 a.m. eh, solo lang niya. As in, force feed na lang talaga kasi kahit itutok ko siya sa dede ng mama niya, is ayaw niya na talagang dumede. So, ang ginagawa ko ta, force feed talaga, sinisyringe ko na lang talaga para lang makasurvive siya. And then, nung pagising ko, yung nasabi sa akin ng boyfriend ko, wala na raw po siya. So, hindi ko kinayang lumabas, hindi ako nag-video, hindi ako nag-vlog. Kasi, hindi naman may gusto mo makakita ng sitwasyon na gano'n, nalagaan mo ng 2 weeks. Tapos, makikita mo gano'n, ilalagay lang sa carton, tapos ililibing. Ayoko, hindi ko talaga kaya. Ayoko magkaroon ng memories na, meron akong video or i-edit na maglilibing ako na, ewan ko kung saan kumukuha na lakas ng loob ng ibang tao para gawin yun. Kasi sobrang sakit. So, anyway, doon talaga ang buhay, at least kahit pa paano hindi na siya mahihirapan. And wala eh, hindi ko na talaga alam, hindi ko na talaga din alam kung may pagkakamali ako pagkukulang kasi lahat naman ang best way ginawa ko. So kasi ngayon lang ako naka-encounter ng ganun eh sa mga aso ko na sobrang liit. And hindi na talaga ganun timbang. Kung may progress ma kung may improvement man ako nakita sa kanya, dumilat yung mata niya, at least nakita kami dalawa. Nakita niya ako na ako yung nag-alaga sa kanya at nagpanak sa kanya. So, yun lang mga kabadis. Sana nag-enjoy kayo. Samahan kami ngayong araw ng mga baboy. Este ng mga anak ni Kali. Sana po ay patuloy niyo po kami suportahan. At wag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mga paglingkuran. By the way, mga kabadis, ha, don't forget to follow my TikTok page, TikTok account, Facebook page, Jeia Vlogs page, ito po. Yan. Meron na rin po akong IG. If ever hindi po ako ma-message sa FB page ko, kung may mga kailangan po kayo, may mga tanong po kayo, o may mga gusto kayo malaman sa mga pinagdaan namin ng mga aso ko, meron din po akong IG. Lagi ko na lang din po dito. Yan, kakagawa ko lang po yan. Sikasuin ko rin po yan. Pupush natin yan para dumami rin po yung followers. So, hanggang dito na lang po. Bye!